Ang totoo niyan, mukhang hindi talaga alam natong si Marcos Jr. na kasama sa kanyang speech dito nga po sa conference na ito. Ito po yung 14th edition of the International Conference of Information Commissioners. So hindi talaga siguro niya alam na merong linya na ganito. Natural, binabasa lang niya yan. Katamaran kasi, hindi muna nire-review yung kanyang speech, di ba? Eh, kung siguro wala talaga tong teleprompter or wala talagang nakikita or binabasa, siguradong sablay at kahihiyan lagi ang abuti ng ating bansa. Anyway, di ba? Fake news should have no place in modern society. So yon, tignan nyo naman itsura niya, para siyang nabigla. Siguro ano, siguro naisip niya na, naku po, isapol ako dito. Naku po, nag-backfire ito sa akin, sigurado. At siguradong maraming masasabi ang mga kababayan natin, ang mga netizens dito nga sa kanyang pahayag na ito. At yun na nga, yung mga may komento tungkol dito at nagulat tungkol dito nga sa pahayag na ito, yun po ay yung mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Alright? Alam natin kung sino yung mga yan. Anyway, napanood ko rin yung reaction ng mga ng audience. Nakita ko yung reaction nila at mukhang nagulantang. Siyempre, bago sila pumunta dyan, kilala nila ang speaker na ito. Kilala nila ang mga Marcos. Kilala nila lalo si Marcos Jr. at kung paano nanalo. Okay? Ang hindi lang naman kasi minsan nakakaalam talaga or posibleng nagmamaang-maanga, napakarami dyan, ay yung mga pulangaw. Yung mga loyalista. My God. Ay kahit siguro nung panahon, sige, kung naging loyalista ka at meron kang makita na hindi maganda, talaga lang? Loyal ka pa rin? Andun ka pa rin? Kumakapit ka pa rin? Bakit? Lalo na po itong mga nasa social media na alam nating umaasa, alam nating nag-aantay para sila ay magkapuesto or ma-appoint. Napapabuntong hininga na lang tayo, ano? Anyway, ito po ay alam ng buong mundo. Okay, at wala pong siniraan dito kung ang sino man, katulad ng sinasabi nila na madalas daw siraan ng Rappler, si Marcos Jr., alam nyo kasi, baguhin nyo na po yung inyong mentalidad na ang isang bagay na totoo ay hindi paninira. Okay, basta totoo. Ayan, Marcos, beneficiary of disinformation to launch campaign versus fake news. Nakakatawa, di ba? Kung naalala niyo po yung dating press secretary, meron na rin pahayag na gano'n, pero naunsyame. Gagawa daw sila ng isang ahensya para nga labanan ang disinformation at fake news. Di ba nagpapatawa? Mga sarili niyo po ang lalabanan niyo po. Or mga sarili niyo ang lalabanan niyo, okay? Kaya talagang nakakatawa po kayo. Sa pool ang mga sarili niyo.